Bakit gusto mo maging Pilipino? Mabait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako nito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Isang Chinese gustong maging Filipino citizen. Pwede ba yon? Panoorin natin to at i-discuss natin kung ano ang kwento na to. Ano yung context ng kwento na to? Eh bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. Mababait ang Pilipino. Bakit gusto mong maging Pilipino? Mabait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako nito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya, yung matagal po na ko rito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka, talagang gusto kami ng habang buhay, magtirahan po dito. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipinas? Opo, opo. Eh, handa-handa kang mamatay na Pilipino? Ha? Opo, hanggang patay po. Ano sa... I've been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog. Opo. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? Lagi ko lang kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganun katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. Opo. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Oh, meron po. Dalawa po. Dalawa? Dalawang po? O ano? Dalawang anak ko po. Dalawang anak mo. Natatawa itong mga tiga-DBM eh. Dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aral yung mga anak mo? Sa dalaki po sa Xavier. Ang babae. Xavier? Xavier. Opo. Xavier. Dito yan, sa San Juan? Opo, opo. Yung babae po sa Ika. Ano ba yung Ika? Yung sa San Juan? Yung San Juan din po. San Juan. Sa San Juan. Kasama mo ba dito yung mga anak mo? Yung lalaki po, yung panganay. Pwede ba tumayo yung anak? Ayun. Ikaw ang anak. Hindi ka pa napin na pa-out, pero marunong ka rin mag-Tagalog? Marunong po. Marunong. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this Senate hearing? Yes, I swear. Thank you. So, father mo yung applicant? Yes po, father. Tatay mo? Yes. Oh. Dito ka nag-aral? Dito po, sa San Juan. San Juan? Opo. Saan ka pinanganak? Dito rin po. Saan? Sa Manila. Manila po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na mag-Tagalog? Talaga ko, yes po. Ganong katagal ka na sa Pilipinas? Dito po pinanganak eh, dito lumaki po. Dito ka lumaki. Yes. Dito ka na naninirahan. Yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Mabait po ko. Masipag rin. Ha? Masipag po. At mabait po. Mabait. So talagang gusto nyo na sa Pilipinas? Yes po, yes. Ano ang pagkain nyo? Hindi ko na, well, nothing personal. Siyempre, kumakain din kayo ng Chinese noodles. Yes. Chinese, Filipino rin po meron. Filipino? Opo. Anong paborito nyo sa bahay na kainin? Na Filipino food po. Oh. Dinuguan. Yun para sa akin. Tapos, adobong pusit. Adobong pusit po. Opo. Mr. Wang, do you have a Filipino name? Ano ba ang ano mo? Mark po. Mark? Opo. Layo naman ng Mark sa lead one. Mr. Mark? Opo. Ginagamit mo pa. Mark ano? Mark Ong. Bakit? Ano, yung Ong ba at Wang pareho yun? Pareho po. Kasi nasa Manta din, Wang po. Pero pag sa Fokinis po, sa Fokin po, Ong po. So ikaw si Mark Ong? Opo. Anong paborito mong pagkain sa dito sa Pilipinas? Sinigang o crispy pata. No? O nakakagutom ah. Alam mo pusit. Marunong ka na magluto ng Filipino food? Asawa ko po. So, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opa. Masarap ang Filipino food.
marunong kang magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na? Gusto mo na maging Pilipino? Opo, opo. Ang hinahanap ng committee ito, pusong Pilipino. Si Justin Brownlee, talaga nung ginawa namin Pilipino, eh kahit mabali ang likod sa basketball, pinapakita niya at minahal niya ang Pilipinas. And the same is true with, we have a second applicant for naturalization here. Later, we will be asking you, you can be seated there. So that is also what we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Kasi nasa Filipino-Chinese chamber po rin ako. Filipino-Chinese, ano po? Chamber. Chamber. Ano yung ginagawa ng Filipino-Chinese chamber? Lagi po kami ng kasama kahit sa may mga bagyo o sa medical mentions o tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig sabihin, tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan? Opo. Ano yung public school o private school? Sa mga probinsya, kasi yung Filipino-Chinese lang chamber, hindi ko rin tatanong kung private o ano, pero basta pag may kailangan, tulungan po kami. Tumutulong kayo. Opo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bumbero? Opo, opo. Anong bumbero? Anong, sa sunog? Sa sunog po. 2005 hanggang 2012 yung bumbero po ako. Ermita Malate Fire Rescue Volunteer Association? Opo. Pumupunta ka naman sa sunog? Opo. Dahil doon, pwede ka na Pilipino? tumutulong kang maapula ang sunog. So, nagdo-donate ka rin sa mga nasunugan? Opo. Kaya hanggang ngayon, direkto pa rin ako po doon sa emirita ng yung bumbero po. Tapos dito sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalamidad, medical mission. Tapos, itong Juan Care Foundation. Opo. Ano naman ito? Yung sa pang-naibig po, marami po kami nang bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, ganun. Nung pandemic? Opo. Halimbawa, saan lugar kayo namigay? Marami po. Ang Pasay, Manila, Panayake, marami po. Yun, so nag-apply siya ng Filipino citizenship at umabot na siya ng more than 3 decades dito sa Pilipinas. At katunayan, meron na siyang pamilya at ang mga anak niya ay dito na lumaki. Dito pinanganak, ibig sabihin mga Filipino citizen na yon at sila ay nag-aaral din dito sa Pilipinas at kumakain na ng mga adobo, crispy pata, mga laing, mga pagkain na Pilipino. I-discuss natin to. Meron kasi mga foreign nationals na binibigyan ng citizenship. Nasa batas din natin yan. At katunayan, si to becoming Filipino, yung Canadian, binigyan din ng privilege to become a Filipino citizen. Marami din ng mga atleta na ginawang Filipino citizen para dito na sila manirahan, dito na sila mag-business o kaya maglaro sila, mag-represent sa ating bansa. So, hindi bago yon. Ngunit kapag Chinese, ay lumalabas ang mga comment na negatibo laban sa mga aplikante dahil ito ay bunsod dyan sa mga kaganapan sa West Philippine Sea na kung saan ay binubuli tayo ng China. So, maintindihan na magkakaroon ng tinatawag na sinophobia. Yung tipong takot ka sa anything that is Chinese, mayroong nagsasabi, boycott anything that is made in China. Sa akin lamang ay siguro ilagay natin sa tamang konteksto ang sigalot sa West Philippine Sea at hindi idamay ang buong Chinese people. At ito yung aking argumento tungkol sa bagay na yan. Unang-una, yung sigalot sa West Philippine Sea, mga usaping
geopolitical issues at yung conflicting interest ng China at Pilipinas at iba pang mga players diyan sa region ay pagkanaiyan ng political leadership ng bawat bansa. Kung ano yung kanilang pinoproteksyonan na interest ng kanilang bansa. Sa China, sino ba kasi ang nagpapatakbo sa gobyerno ng China? Iyon ay ang Chinese Communist Party. At hindi naman lahat ng Chinese people ay agree doon sa polisiya ng Chinese Communist Party. So, ang ibig sabihin, hindi natin kaaway ang lahat ng Chinese people. Anything that is Chinese ay masama dahil hindi naman ang buong Chinese people ang may gusto sa ginagawa ng kanilang militia forces, ng PLA Navy at iba pa nilang mga maritime forces na andyan sa West Philippine Sea, inaapi ang sarili nating mga kababayan na nangingisda doon. Gusto nilang gawing Chinese Lake ang buong South China Sea. Hindi po yon kagagawan ng lahat ng mga Chinese. At gusto ko ring ipaliwanag sa inyo na ang migration ng mga Chinese dito sa Pilipinas ay sa matagal na ng panahon. Hundreds of years na rin na merong mga nag-migrate papunta dito sa Pilipinas. At katunayan, noong araw ay meron namang magandang relasyon ang Pilipinas. Sabihin natin, diplomatic relation ang Pilipinas at ang empire ng China, yung emperor. Ito ay sa 14th century, hindi ko nagkakamali, ay 1417 ay bumisita pa doon si Paduka Batara, ang sultan ng Sulu, at nireceive siya ng emperor ng China sa kanyang pagbisita doon. At katunayan, namatay siya doon, siguro sa sobrang lamig, nagkasakit siya. On the way back, namatay, kaya siya ay ipinalibing. At in fact, baka gusto niyong i-google, siya ay binigyan ng magandang libingan para pagpapakita na nire-respeto rin ng Chinese emperor at sa Chinese people yung Pilipino na kanilang bisita. Pinalibing niya doon, hindi na inuwi dito sa Pilipinas. At pati yung mga servants nung sultan ay nanatili doon. Sila ay andun pa rin hanggang ngayon. Sila ay nagiging Chinese na rin. Parang naging Chinese citizen naturally. So dito sa Pilipinas, hindi lamang Chinese ang mga nag-migrate dito. Katunayan ay meron ding mga Japanese. Sila ay dumating sometime the 16th century nung ang mga Christian Japanese ay na-persecute doon sa kanilang sariling bansa. At sila ay nanirahan dito sa Pilipinas. At kung pupunta tayo sa Davao, meron dyan, no? Yung mga nagtanim ng abaka noong araw, yan ay sa kasalukuyang lugar, ang tawagin ay Mintal, ay meron ding Japanese community na natumira ng mahabang panahon, no? Bago dumating ang mga Amerikano, ay andyan na yung mga Japanese. Ngayon, bakit nga ba mayroong mga nag-alala, mayroong galit sa anything that is Chinese? Huwag na raw bilhin yung mga bilihin na made in China dahil ganito, ganyan. Yan ay epekto. Maintindihan yan, epekto yan doon sa mga sigalot na kung saan ay feeling natin inaapi tayo, mahina na nga tayo na bansa, aapihin pa tayo, mahirap tayo, aapihin tayo ng isang giant na bansa na kagaya ng China. Ngayon, kasama sa mga kinatatakot dyan sa ngayon, kasalukuyan, ay ang presensya ng mga espiya. Baka naman Chinese spy yan. Pinapunta lang dito, mag-stay dito, tapos alamin ang lahat ng kagarapan sa Pilipinas para mapag-aralan ng Pilipinas. Iyon ang isa sa mga kinatatakot. At katunayan, mayroon ng mga nababalita na kung saan ay tinuligsa. Mayroon daw di umano na mga Chinese nationals na pumasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary.
At di umano ay merong mga pogo operators ng mga members ng PLA, no, People's Liberation Army. May mga ID pa raw yan sila. Ah? Pero disguised as pogo operators o mga workers dito sa Pilipinas. Alam niyo yung pagiging espiya kasi ay nasa kasaysayan na, even the biblical times doon sa Promised Land, ang grupo ng mga Israelites ay nagpadala ng 12 spies. Inutos ni Moses para tiktikan ang Kanaan. Nakita ninyo dito sa larawan? Ganon yon, espiya, mag-espiya. Para alamin, kaya nga, gather information about the enemy and the terrain that he controls. That's reconnaissance, o pag-e-spy, espiya, reconnaissance sa current na context. Sa World War II, meron ding mga spies na Japanese na nakakalat sa buong mundo. Meron doon sa Pearl Harbor, meron doon sa Great Britain, meron dito sa Pilipinas. At dahil sa mga bagay na yon na kwento tungkol sa mga espiya, mga James Bond na mga nag-stay sa mga bansa para tiktikan at gapiin ang bansa na yon, eh posible nga naman na may mga Chinese na spies dito sa Pilipinas. Pogo operators, businessmen, at kung ano pa man na mga ginagawa nila dito. Baka turista lang siguro. Iyon ang tanong. Kaya maintindihan natin ang mga kababayan natin mayroong takot tungkol sa Chinese spies. At kagaya ni Kuya na isang Chinese citizen, nag-a-apply para maging naturalized Filipino citizen, ay mayroong tatanong, eh baka naman, espiya yan. For the record, marami rin akong kaanak na Chinese. At may dungong Chinese ang aking misis. Marami sa atin may dungong Chinese. Sa ating mga politicians, even si Gat Jose Rizal ay may dungong Chinese. At minsan nararamay kasi kapag nakikita ay singkit, Chinese, mati, baka spy yan. Ano yan? Hindi yan Pilipino. Kukunti na lang yata ang Pilipino na walang dugo na banyaga. Totoo. Real talk. Tama ba? So, ang punto ko dito, hindi natin tuligsain ang buong Chinese people dahil sa ginagawa ng mga mapang-api, mga bully na mga puwersa na inuutusan lamang, kinukumpasan ng kanilang political leadership under sa Chinese Communist Party. By the way, Wo bu shi chou guo yan. I am not Chinese. Nag-aaral ako ng konting Chinese para maintindihan natin ano yung mga sinasabi nila. Bibilang tayo, ER san. Anyway, mga kababayan, yung tungkol dito sa usapin na to, nasa batas naman natin yan, mayroong mga pamantayan ang ating bansa kung sino ang gawing naturalized Filipino citizen. Basta pasado siya doon, then he will be accepted. Just like how we accepted our national hero was Chinese roots, yung marami sa ating mga politicians, elected leaders, even diyan sa Senado, marami diyan mga may dugong Chinese, tinanggap naman natin sila, ibinoto natin sila. Huwag nating katakutan ang kanilang allegiance unless proven na walang doubt, beyond reasonable doubt, may ginawa silang kabulastugan. Siyempre, mananagot sila sa ating batas. So, ayan ang aking punto. Kung tanggapin siya, iyon ay naayon sa batas. Pero sa palagay niyo, anong komento niyo? Mag-accept tayo ng mga Chinese bilang naturalized Filipino citizen? Yes or no? Bakit? Ilagay sa comment. Huwag mga personal, ha? Talakayan lang. Lagay lang sa comment.